dream big, yeah, I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I consider car audio as a lifestyle kasi. So applicable lahat ng ginagawa natin dito, it also applies to life. I believe in free will. So, top priority would always be sounding correct and sounding good. I like it! Ganda! So right now guys, nandito tayo kay Boss Team ng Team's Audio Garage guys. Papaayos natin si Bay Camper. Masarap magbiyahe kung maganda ang music. Nakaka-relax yun guys. Tapos na tayo sa upuan. Naka-smart cap na, naka-bumper, naka-leaf. This time, the last one is magsa-sounds na tayo. So hindi ko pa siya masyadong nire-review at hindi ko pa siya nagagamit kasi sa camping. Abangan nyo guys. Let's go! Good morning. Good morning. Morning. Pinasyalan na natin si Bay Camper, guys. Symphony. Laki pala, no, boss? Taas yung power niyan. Ah, talaga? Compared to sa... Kaya niya i-power yung ano, no? Yung Morel? Yes. Up to 1,000 watts yung Twitter nun. Yeah, shoutout, boss team. Ayun, no? Yung tulumit niya. Ulitin natin to, guys. Itama natin. Yan. Para at least pag magto-troubleshoot ka daw, pag may mga wirings na kailangan, nakalabas na siya. Yung magdumi, oh. Eh, picture kami nito kasi nakalatag na lahat. Bagong ano, Recaro. Shoutout kay Atoy Custom. Grabe. Lalagyan na natin takip to, boss, no? Kasi usually, pag nag-car wash ka, pumapasok sa loob yung tubig. Kasi medyo malakas sa atay yung pressure washer. Yes, I think so. Yes. Dalawang kanto na yan. Kaya yung last na speaker ko, guys, basang-basa siya. Ito, tatanggalin ko rin tong foam na to. Hindi ako nagumagamit ng ganito yan. Ah, this one? Para sa akin, hindi nakakatulong. Nag-absorb yan ng ano, back waves. According sa mga nagawa ko yung narinig ko, yeah. Masaya ako pag wala yan. Yan. Iba ang ginagawa ko for that. Hindi ako gumagamit ng anything that can absorb. Yung sub natin, meron na ba? Ayun, yun yung sub natin, ang laki. So may computation yan, no? Yeah, meron. Computed yan. Sukat yan. 10-inch? Yan, wow! So medyo napilit natin ipasok yan. So kasha. Hirap siyang gawin. Ito yung focal sub na ano na shallow. Kung kasi sobrang shallow niya. Bagong model ni focal yan. It's an entry-level sub, pero yan lang kasi ang available natin na shallow na pupwede dyan. It's a combination of Morel and focal. Actually, yung speaker nun, galing sa isang car namin. Focal sub 10 slim. Slim mounting depth niya, it's only around 3 inches. Yung surround niya, mas pataas yung labi ng speaker, the basket niya. So kahit mapano, safe yung surround. Pag gumalaw, kung mapansin mo from the side profile, kahit na mag-maximum excursion siya, halos onting-onti lang ang inaangat niya dito. So nakasagad siya, di ba? Nakadikit siya sa yung upuan. Available space kasi natin with the Hilux is... Actually, medyo malaki yan. Yes. But may mga parts doon na restricts us para mailubog siya magamit yung maximum space niya sa likod. And kung mapansin mo mga sub-box namin, meron kaming mga ganito parang bars. May bars kami na ganyan. Para saan yan? Ginagawa natin is ipo-float natin yung subwoofer enclosure from the body para maiwasan natin mag-transfer or lumipat yung resto natin or yung vibrations ng box or ng kotse to each other. So basically, your sub box is now floating. Nakaganyan niya. Babolt natin to doon na naka-float yung sub box. Usually kasi nakikita ko, 8 inch lang. Yep. So ngayon lang daw tayo magta-try ng 10 inch, guys. Oh, this you crazy mother... So itong box natin to malaking box to 0.65 cubic feet yan. Na sealed. I do think it would sound very good, no? Kasi karamihan na ginagawa ko with that same sub, the slim sub, actually performs well. Na nasa 0.7 cubic feet. Ito 0.65, malapit na. Pasok pa rin to sa recommended enclosure ni... So hopefully, ano. Pero nakadikit nga siya eh. Yan ang as problema you can see, sa mga... Kanina, nakadikit daw siya sa upuan. Yes. Actually, pwede tayo maglagay ng grill para maiwasan natin dumikit yung... Yung grill ang nagpamahal eh. Yeah, mura lang yung grill. Ah, talaga? Mura lang. Grabe oh. Guys, laki ng Twitter. Dapat nga, gusto ko ipa 3-way to. Kaso, recommended ng Morel is 2-way lang. My personal
personal opinion regarding that set na yan. Maganda siya as a two-way system. And also, pagdating sa kotse mo na... Ito ang gusto ko dito eh. Hindi nagpapagastos eh. Yan. Masyadong totoo. Masyadong totoo. Yan. Enthusiast kasi tayo. Yan, same totoo. Tayong gumagastos sa sarili yan. Natin mga kotse. Correct. Ramdam ko rin yung sakit ng bigat, gastos. No? Himbigat, no? Himbigat. Pag ano. So, ano yung ginamit natin dito, boss, na ano? Itong amps ito, these are Puerto Rico na limited edition. Limited yan to 300 pieces worldwide. Numbered yan. I think makikita natin dito. Kaya yun, number niya. 203 out of 300. Actually, power-wise, sakto lang. Mm-hmm. Ang maganda sa kanya, maganda siya tumalog. Ah, sa class ABA bias amplifier. Mm-hmm. Tapos, ano yung kinabit natin dyan, boss? Yung sa gitna? Helix DSP Pro. The director is a optional accessory. It's a DSP controller that you can use to check the voltage, adjust tone controls, select preset sa mga tono. Fully customizable. Even yung background color, yung logo, kung gusto sub volume, master volume. If you have multiple inputs dun sa DSP, like optical inputs, auxiliary inputs, high-level inputs, sabay-sabay mo gagamitin, pwede mong i-select siya. Marami siyang functions. So, quite expensive though. Yeah, grabe. It's more on focal kasi si boss. Pero yun nga, I asked him na a big favor just to install kung ano yung meron tayo. Yes. Diba? Kasi sayang naman. Gamitin natin. Let's maximize the... Pero kung ako, hindi ako bibili ng gano'n kasi sobrang mahal. Yes, and I wouldn't recommend also. Yes. If you just need like a sub-volume controller or a input selector lang, I would recommend the smaller version, the Helix Conductor. Isang knob lang siya na maraming ilaw. That yes. is fully customizable din lahat ng ilaw niya. Yes, tama. Mas mura siya. It's only around, if I'm not mistaken, 6,800 versus ito na 22,000. Grabe. But this is touchscreen kasi. Yan. Yeah, so, eh, yung binabayaran. Eh, yung binabayaran mo. Para siyang eye candy. Then yung ano naman, head unit natin. Currently, I do think that this is the best aftermarket head unit that we can use for sound quality. Lahat ng head unit na ginagamit namin dito, we test the outputs, the RCA outputs, the pre-outs niya, ilan yung voltage, saan nakiklip, ano ang usable na range niya. Itong Sony na to, up to 5 volts ang output na ito at maximum volume. And it does not clip at maximum. So, magagamit mo yung full dynamic range of the head unit. Saka yung touchscreen niya, no? Ang ganda. It is, may matte finish siya. Oo. Medyo, so, masarap siya sa feel. Oo, it yung, feels premium. At saka hindi siya nag luggish. Mabilis ang operating system niya because it's designed to be more on hi-fi ang target netong market netong Sony ES na to. Mm. Pag nag-turn on na to, makikita mo yung interface na is very basic. Just what you need to play or stream music. This is high resolution audio, capable 24192 and high res wireless also. So even sa Bluetooth. Kaya siya mahal. Magkano na ba as to date ngayon? It's around 75 to 80 ganyan. Depends eh. Different countries have different SRPs. Currently, medyo mahirap makakuha ng stocks due to the electronic chip shortage. Kasama siya, nadadamay. So, maswerte ng yung mga meron. Actually, pag meron ako, yung mga nakukuha, dito matagal sa akin, hours lang sa akin yun. Sold na agad yun. Kaya buti na lang, pagpunta ko sa kanya, may available. Yeah. Pantago ko actually to eh. Yeah, talaga. Yun. Para sa next car ko sana, but meron na kasi akong isa. Okay na ako doon. Share na lang natin sa iba yan. Yan. Buti na lang na-share lang tayo ng blessing. Namansin ko, karamihan ng mga nag-audio, car audio, talagang matitino na, I mean, everybody's matino, pero karamihan sa kanila, puro mga kalbo. Yeah. Ako hindi ako kalbo. Nabansin, nabansin ko yun. Nabansin ko yun. Pero, totoo yan. Kung mabansin mo, one of the best, I consider one of the best tuners and car audio guys, which is mostly mobile audio, si Adrian, I consider him mentor. Dati kalbo yun. Pero ever since ay nakilala ko yun, matagal, mga 5 years ko siya nakilala, kalbo rin siya. Mukhang kailangan na rin natin natin magpakalbo. Yan, pinipaint na yung ano, pillars natin. Everything is done in-house sa amin. Subbox, pillars, we don't have anything outsourced to control quality. And meron kami mga ginagawa dyan sa mga panels na yan. Secret, secret. Hindi ko masabing secret kasi I still disclose this to my good friends, no? In the industry, to help the industry. Kahit sa mga clients, sinasabi ko yung mga ginagawa. Everything. Wala nga tayong tinatago. Wala nga tinitipid dyan. Na yun yung nagustuhan ko kasi may mga pictures kung paano nakalatag yung wiring. Yung linis ng gawa is one thing. Kung mapansin mo, we have car audio systems built in our cars to make it sound good. So, top priority would always be sounding correct and sounding good. Secondary na lang siguro yung linis. But it is very important because for the troubleshooting, mabilis tayo makapag-troubleshoot. Yes. And ayaw din natin na makalat ang kotse.
So dapat na malinis. So mamaya papakita natin yung ano niyan, yung output niyan. Pwede natin mapakita yung likod ng pillar after magawa. Yes. Ano ba yung mga extras na mga ginagawa natin for it to help make it the whole system sound better. Lagi akong ano mindset ni Boss Team. Kumbaga sabi ko maganda ba kasi ganda ng ganito. Nagko-compare ako. Sabi niya, "Huwag mo i-compare kasi may kanya-kanya siyang characteristics." Diba? Different brands, different models, different materials have different sound. The cabin affects sound greatly also. So pinipili natin, even the competition cars, pinipili natin to. Hindi siya yung basta-basta na, hindi, maganda, ito, bigyan kita 1 million, lalagay mo sa pickup. Dati akala ko ganun eh. It's not basta idea. Mahal, maganda. Team Audio Garage has a rule. We call it the rule of thirds. One third is equipment, one third is install, one third is tune. I don't consider tune and install one thing. Magkakahiwalay siya because your equipment is only as good as how it is properly installed and tuned accordingly. Installation, the aiming, the mounting, rigidity of the mounts niya, paano mo siya i-configure pagdating sa wiring para pagdating sa tuning, mas mabilis na. The lesser mistakes ang mangyayari doon. You can maximize your equipment if the installation of your equipment is proper and correct. It's like camera, guys. Nag-cinema camera ako dati. Sige, ano, shoot natin, ganyan-ganyan. Pero the point is, hindi ko siya alam gamitin eh. It's not for me, kaya nag-downgrade ulit ako, ganyan. To think na nasa 4 to 500,000, ganyan. Tatama yung sinabi niya. Kunyari, sa tono, hindi mo rin siya alam itono, wala din, hindi siya magsasound ng good. Nag-a-apply sa lahat ng bagay. Maraming factors that you need to consider, like for cameras, no? Good lighting? You work with the lights eh, kasi yes. Yun yung ano photography, painting with light. And then, the composition of the shot. Yan, composition, tama. Sometimes, then, it's composed very well for yung lighting, pero pag tiningnan mo, uy, ganda. So, third na lang is the gear. Yes. Diba? Yun na lang yun. Siyempre, meron pa rin, iba pa rin. Pag may gear ka na, maganda. Yes. Well, mas maganda if balance. Balance. Marunong yung gumagamit nung ginagamit niya. Kahit magaling ka, kung purol naman yung arrow mo, yes, hindi mo rin siya matatama ng... Yes. A crooked arrow would always be a crooked arrow. Yes, di ba? Ayun lang naman yung mga something na you will remember. Life coach pala yun. I consider car audio as a lifestyle kasi. So applicable lahat ng ginagawa natin dito, it also applies to life. Kahit bumili ka ng napakamahal na steak, if you do not know how to cook it well, hindi mo din alam paano itimplahan ng tama, baka mas masarap pa yung mas murang steak na magaling yung nagluluto. Yung sub na yan, nakatukod onti yan dito. Pero since yung labi niya is mas mataas kaysa sa surround, pag natulak to, hindi nadidikit yun. Pero ang problema ay nakaupo dyan, nagbabibrate. Yes, usually that would be a problem just like underseat sub. Yes, so, hindi mo siya pag-boom-boom pa pag may kasama ka sa likod. The pickup is not designed para magbayo ng malakas. It's more on SQ na lang. Kahit na sabihan natin dual 8-inch, karamihan maraming gumagawa ng mga gano'n, yung mga dual 8-inch. Ba't hindi pala dual 8-inch ang nilagay natin? As for our products, walang 8-inch na slim si Focal. Better na mag-10 tayo. Yes, oo. So yung sub natin, sir, no, parang malapit na siya sa standard na sinasabi mo. Yung recommended enclosure nung Focal sub 10 na slim is around 0.5 to 0.7 and we are at 0.65 cubic feet. So we are working within the recommended sealed enclosure volume. So sukat yan lahat, even the sub displacement, sukat din siya. And even the placement of the sub in the box, took into consideration. Kung pansin mo, yung loob ng box namin also has treatment. It helps break down the standing waves inside the enclosure. It helps a lot. And then mamaya, pag tumunog, pag-aralan natin how we can maximize yung tunog niya according kung paano siya naka-install and sa kakayahan ng gamit. So ngayon, meron tayong good equipment, meron tayong good tuner. So let's see kung ano niya lalabas naman. Pero ito, nakaganon lang yan dyan. Tapos maliit. Ito 8-inch to. Actually, pwede akong gumamit ng dalawang 8-inch yan dito. Magkatabi. Ang problem natin dyan is the cost niyan might be too much. Marami masasayang the enclosure, masasayang. Let's try this one. This is basically an parang experiment natin. Yes. To work with the current new sub ni Focal Sub Slim. They call it the Focal Sub. It is the subwoofer used all across the range ng Focal Access, Focal Integration, Focal Auditor, Evo. Yan yung ginagamit nila. Basta
anything below Lux Evo, yan yung sub for it. So we are currently working with it, trying to maximize it. Pag-aralan natin sa susunod na paggamit natin, alam na natin paano natin siya ma-maximize sa gusto. Yes, tama. Yeah, kasi kung hindi tumunog na maayos tong sub na to, papalitan ko to for free. Wow. Don't worry about it. Yeah, gusto ko eh, boss team. Ang habol natin is to make it sound good. Pare-pareho tayong mga enthusiast, so we try to learn. It's continuous learning. They lagi sinasabi, I just want to be number two. Yeah. Kasi kung feeling mo number one ka na, ayun yun yung time na parang relax ka niya. Yes, you would limit yourself. Yes. You would stop learning. Sasabi mo, ay, hindi na, alam ko na kasi yan. Na-try so, ko na lahat wala kang ini-aim na parang hinahabol. Yes, you always want continuous improvement. Yung ibang tao, sabi nila, hindi, wala kang contentment, ganyan. Mm-hmm. Pero at the end of the day, kailangan mo pa rin mag-improve ng mag-improve. Kasi nasa ano pa rin tayo eh, kumbaga sa stage pa lang tayo ng, hindi pa tayo retired. And kumbaga, we are working with technology. Yes, and nakita mo naman gano'ng kabilis na. You so, have yun. To keep yourself updated all the time. Ano yung pinakagrabing award mo dito, boss? Yung parang something na you will remember. Ito, this is an Asia Finals SQ Masters Class OEM category. That was my WRX. WRX ko dati na nakapukal Utopia M. Parang, honestly, nanalo yan. It's not the best performance that I had that night. Noong time na yan na lumaban yan, hindi ako masyado masaya pa. There was something missing pa. But I did my best. Yun nga yung sabi ko, we maximize what we have. Time constraint din kami doon. Bitin kami sa oras to do what we needed to do. So we just maximize with what we have. Kaya karamihan na mga yan are from our friends. Technically, I don't consider clients as clients. Friends, kasi karamihan nagiging kaibigan. Yes, tama. They tama. Come to me as they want just something like me. Just like kasi me. Nagiging kaibigan na talaga siya. So it's basically a family. So soon, maglalagay rin tayo sa dito. So yun, excited na ako marinig to guys. Kanina ko pa sinasabi excited, pero excited talaga. And then you plan to upgrade the speaker or change into a different brand or model or whatsoever. Ready na to. Ready na lahat. Kanyari, gusto ko mag-Brax na three-way. Possible. Magdadagdag lang tayo ng amp. One amp, yeah. Lahat ng ginagawa namin dito, we always prepare na ma-upgrade siya. Even sa mga woodworkings namin, karamihan na woodworking namin is all modular. Testing natin tong si Bay Camper. So let's see kung maganda ang tunog niya. Ang ganda ng head unit to. I like it. Ang ganda. Morel. Supremo, guys. Grabe, ganda. I'm so happy na nakuha natin yung sub na kasi gusto. Kasi yung sub, maganda. No, no, panalo, no? Tunog siya full-size sub. So, dito ko mag-a-adjust ng sound sa head unit, no? Sinet ko to minus 5. Ginawa ko, naglagay lang ako ng headroom para hindi tayo maabot dun sa mga clipping or distortion levels. Dahil mga recordings, iba-iba. Yung sa sub naman, actually, hindi ko pa yan sinasagat. Kasi bagong-bago yung sub. Baka pag nag-break-in yan, magkaroon niya ng more movement. More articulation dun sa may cone. Baka lumakas pa siya. Mm-hmm. And syempre, magbabago yung tunog yan. Most probably, I will have to recheck and retune ulit. So far, how do you find it? Yeah, I'm happy. Actually, nung nasa FJ to dati, medyo... Narinig mo yun, di ba? Parang kasi... Boss team, pwedeng ano, pwedeng retono natin. Kinukulit ko talaga siya. Pero sige, ano lang natin para at least yung konting retono. Sabi ko, nag-i-interview na kami, ganyan and everything. Then suddenly, biglang nabenta siya, guys. Sobrang happy ako dun sa sounds and linis tignan. Oo, di ba? Parang OEM lang. Sobrang thank you. Sobrang thank you. Sobrang thank you. Yan. Yung Kenwood ko kasi dati gumagalaw eh. Pero ito, tignan mo. Yeah. Yung Kenwood kasi is pwede mo siyang i-angle. Ang problema doon, pagka diesel lang ano mo, gumagano, maalog. Yeah. Kaya hirap siya install. Well, depende. When we install yung mga ganitong bagay, we modify some parts of the bracket. Yes. Para ma-maximize natin yung paglubog niya doon sa mismong panel. Para mas flush siya tingnan. Ganda, no? Mas maganda. Walang tama. Walang tama. Ganda. Approve. Two-way lang tayo kasi two-way lang ang recommend ni Boss Team. Sabi niya, huwag ka nang gumastos. Yeah. Yan ang gusto ko dito eh, di ba? Hindi ka pinapagastos, guys. So, yun. She's acting like a pro. Oh, baby, let's go. She doesn't take it slow. She's putting on a show. She's acting like a pro. So right now guys, naka-win tayo sa Isabela. Na-explain natin yung specs ng ating car. Si speaker natin is Morel Supremo 602C. So two-way siya, two-way. Ang DSP natin guys is Helix DSP Pro Mark II. Puerto Rico Ingot 2 Amplifiers.
Symphony ata yun, kundi ako magkamali. Vocal sub, slim, 10-inch. Pinagkasya ni Boss Team yung 10-inch, guys. First time daw niya gumawa ng sub pala na ganun. Then, Helix M1 amplifier. Then, meron tayong directors, guys. Then, we have the Sony head unit. Ito pala gusto ko sa head unit na to, guys. Stable. Tsaka high-res siya, guys. So, good investment. Ito muna yung magiging project car natin. Pero yun nga, hindi ko pa siya nava-vlog talaga sa camping. Abangan nyo sa next video natin, guys. This vlog is for sound system talaga. Sobrang happy ako kasi sobrang linis gumawa. Sobrang linis ng wirings. Sobrang linis ng kanta. Happy ako sa setup. Kung may inquiries kayo, inquire kayo kay Boss Team. Shoutout pala kay Atoy Custom, guys. Yeah. Boston, baka naman. And shoutout pala kay Boss AP. Follow nyo yun, guys. AP Solds, guys, sa YouTube. Nag-gift sa atin ng lens na wide angles. Road to 5,000 tayo, guys. Sana supportahan nyo kami and follow us on Instagram at Mark Marcaida and bay.camper. Yan, ito yung bago nating project car. Hopefully, tatagal na sa atin tong car na to. This is my brother's car, pero ako na nagko-content muna. This will end our vlog, guys, and see you on the next vlog. Let's go.